Eh kung sa 10,000 nga na-excite ka eh, halos kung pumasok ka araw-araw, ganado ka eh. Anong dahilan di ako ganado sa million? Diba? Pero gusto niya maman. Samantalang sa 10,000 naman, puro hirap ang ginagawa. Pero hindi nagre-reklamo. Okay lang, mapuyat, mapagod, magutom, okay lang yan. Ikain mo ang pagutom, busog na eh. Itulog mo yung puyat, okay ka na eh. Ipahinga mo yung pagod, okay ka na. Pero ang hirap ng buhay. Di ba, mahirap ka ngayon? Habang buhay, mahirap pa rin yan. Yung pagyaman ang ginagawa natin. Mabilis bang yumaman? Kaya nga dito tayo, gusto natin yumaman eh. Bakit mo gustong yumaman? Kasi gusto mo pag yung anak mo, at yung anak ng anak mo, at yung anak ng anak mo mayaman din. Bakit? Gusto mo pa bang ipasa yung hirap mo sa kanila? Antibay mo. Ikaw na ang sasalo ng lahat ng hirap niya, kaya normal, magpapagod ka sa umpisa. Bakit? Buong pamilya mo pataas, ikaw ang aako ng hirap. Alam niyo ang munggo? Ang munggo, itanim mo ngayon, bukas ano itsura? Toge, kakainin mo. Tanim ka na naman bukas, toge. Tanim ka na naman bukas, toge. Tanim, kain, tanim, kain. Yan ang empleyado eh. Hangga, itanim mo ngayon, wala pa bukas yan. Diligan mo, kantahan mo, sayawan mo. Pag namunga, masaya ka na. Pag lumaki, masaya ka. Pag namulaklak, masaya ka. Pag namunga, pipitas ka na. Ito masarap. Yung mangga mo, pitas ka na ng pitas, busog ka pa rin. At ito maganda, yung mangga na yan, kahit patay ka, yung anak mo pipitas pa rin ng pipitas. Yan ang itinatanim mo. Normal na aalagaan at paghihirapan mo yung mangga mo dahil buong angkan mo ang magbebenepisyo. Ano ngayon kung matrapik, maulan, mainit, mahirap? Bakit may madali ba? Eh, hirap-hirap ka rin sa ginagawa mo. Ang tanong, nakukuha mo ba yung pangarap mo? Eh di mag-commit ka. Anong dahilan di mo makukuha yung nakukuha namin? Mag-commit ka lang, napilitin mo, whatever it takes. At dapat mo laging isipin, eto, tingnan mo mamaya pag-uwi mo sa bahay ninyo ang asawa mo. Tingnan mo mula ulo hanggang paa, tingnan mo mga anak mo, tingnan mo sarili mo, tanungin mo sarili mo ngayon, eto ba ang gusto kong buhay sa kanila? Kung ayaw mo, tawi mo, ratratin mo. Eto yung magbabago ng buhay mo eh. Kalit-lit na nga lang ng punan. Magnegosyo ka, iyo kuryente, tubig, tauhan, pasweldo, renta, lahat ng sakit ng ulo iyot. Tandaan nyo, malayo ang Saudi, malayo ang Singapore, malayo Hong Kong, pero may pumupunta dyan eh. Magkano ang sweldo? Tapos dito, yayaman oh. Diba? Aralin nyo ng todo negosyo. Inaral mo ngayon, ginagawa mo ngayon, 6 na taon kang elementary dyan, 4 na taon high school, 4 na taon college, pero tingnan mo sweldo mo minimum. Dito, saglit lang ng aral. Milyon ang kapalit. O, ba't di mo aralin? Dati akong technician, pero siya, doktor, o, nagpapapicture sa kotse ko, hindi niya alam, may tao sa loob. Oh. Masarap pala yung pakiramdam na nararanasan at nasasakyan mo yung mga nasakyan ng mayayaman. Natutulugan mo yung mga natutulugan din ng mayayaman. At nakakain mo rin yung mga nakain ng mayayaman. Masarap pala. Sana, tikman mo rin yung mga natitikman namin. Huwag kang huminto na hanggang ganyan ka lang. Ama, eh minsan may narinig ako eh, bago ako matapos, lagi ko ito narinig. Okay na ako sa simpleng buhay. Ayaw ko nang yumaman, makidnap pa ako. Kaya nga hindi ka pinapayaman, hindi ka pa yumayaman, dami mo nang pinag-iisip eh. Ayaw ko nang yumaman, okay na ako sa simpleng buhay. Mali! Bakit? Gusto mo ba simpleng buhay? Pag nagkasakit ka, simpleng ospital? Simpleng doktor? Simpleng gamot? Pag namatay ka, simpleng lamay? At pag ililibing ka, simpleng libing? Yan ba ang simple? Hindi! Ang simpleng buhay, eto ha, baka kasi minsan marinig ko ulit ha, sana matakot ka, sabi mong, okay na ako, simpleng buhay, eto ang simpleng buhay. Kung nakapanood ka ng TV, nakita mo Boracay, mamaya o bukas lang, ando ka na sa Boracay, bakit? Kaya mo magbayad, kasi simple. At wala kang iisipin oras, dahil wala kang boss, kasi simple. Diba, bago ka makarating ng Boracay, 10 years na, hindi ka pa nakarating. At bago ka makarating, katakot-takot na ipon. At bago ka makaipon, katakot-takot na paalam sa boss mo para ka lang makapunta ng Boracay. Hindi yan ang simpleng buhay. Kaya huwag mong sabihin, gusto mo simpleng buhay. Kung gusto mo simpleng buhay, tanongin mo anak mo. Yan ba ang gusto nyong buhay, anak? Baka pagalitan ka ng anak mo. Ikaw, tatay, gusto mo simpleng buhay. Pero kami, gusto naming umasenso. Kung ikaw gusto mo simpleng buhay, huwag mong igaya ang pamilya mo sa simpleng buhay. Hindi yan ang gusto po nila. Tama?
sana po na-motivate namin kayo, kahit di ko na po masyadong inabaan, o sana po nakatulong yung mga salita namin, nang sa ganun po, yan ang kikiliti.